Welcome back sa ating mga balitang basketball. Damian Lillard hindi pa rin nakaka-move on na itong sa CJ McCollum ay wala na nga sa Blazers at nasa Pelicans na. Abay, hindi talaga madali ang kalimutan nito sa CJ McCollum, especially maraming taong silang nagsama, di ba? At ayon pa kay Dame via The Draymond Green Show, palaging araw siyang nanonood sa mga laban ng New Orleans Pelicans. At habang siya ay nanonood, napasabi siya ng Dame, hindi na talaga siya babalik. Get pa ni Dame, hindi pa rin nga ho siya nakaka-move on dahil hindi nga ho siya nakapaglaro nang i-trade itong sa CJ McCollum. At samantala, matapos nating ibinalita na planong bibigyan ng Warriors itong si Jordan Poole ng contract extension, sa kasalukuyan hawak ko ng Golden State Warriors ang pinakamahal na roster sa buong liga. Pero yan ho ay tataas pa sa mga susunod na mga taon. Hindi nga rin talaga biro yung binabayarang tax ngayon ng Golden State. At tataas pa yan sa mga susunod na taon dahil unang-una sa lahat itong si Kevin Looney ay magiging unrestricted free agent. At yung kanyang sinasahod sa ngayon na 5.2 million ay tataas pa pag siya ay sumapitan ng free agency. At ating isama na rin ang contract extension ni Jordan Poole na posibleng nagkakalaga ng 80 million sa loob ng 4 na taon. At may Andrew Wiggins pa na posibleng magkaroon ng max contract. Totally max contract na nga si Klay Thompson at Steph Curry. At pag nagkataon ay may Andrew Wiggins pa na ko. As of now ay parang nandoon na sa usaping max contract itong si Wiggins dahil sa kanyang performance ngayon at naging all-star pa siya. Pero ayon mismo kay Connor Letourneau ng The San Francisco Chronicle, siya mismo ay hindi kumbinsido na handa na ang Golden State Warriors na bigyan ng maximum salary itong si Andrew Wiggins. Dahil nga pag nangyari yun ay lagpas na sa $200 million ang kanilang team salary at hindi pa kasali doon ang kanilang penalty sa mga tax. At ani pa niya, posibleng nga raw na hindi talaga bigyan ng max contract ng Golden State itong si Andrew Wiggins, especially pag kanilang nakikita na handa na si Jonathan Kuminga na palitan si Andrew Wiggins sa pwestong forward. Sa madaling salita, siya na mismo ang papalit kay Andrew Wiggins. Para sa inyong mga sir, ano ba ang komento nyo? Kung dapat bang bigyan ng max contract ng Warriors itong si Andrew Wiggins? Mag-comment lang. At samantala sa ibang balita, isang good news ho para sa mga fans ng Brooklyn Nets. Yes mga sir, inanunsyo na ni Mayor Eric Adams ng New York na kanyang pinaplano na i-phase out na ang vaccine mandate sa mga susunod na mga linggo. Ibig sabihin ay pupwede na hong makapaglaro itong si Irving sa kanilang mga home games. At kahit na hindi pa nga totally makakabalik si Kevin Durant, at least kahit papano, mayroon silang Kyrie Irving at Ben Simmons. At maging ang mismong alkalde ay hindi na raw makapaghintay na i-phase out na ang nasabing vaccine mandate. Dahil sa ating nakarang balita, mismong si Kume Adam Silver na nagsabi na parang unfair naman talaga kay Kyrie Irving na bawal maglaro sa kanilang home games. Pero yung ibang kupuna na mayroong mga players na hindi rin bakunado ay pupwedeng maglaro. At kaya sa mga susunod na mga linggo, itong si Irving ay makakasabak na ho sa aksyon sa kanilang 25 games na natitira bago pumasok sa playoff. Para sa mga fast break balita, tumutok lang palagi. As always, maraming salamat ho sa panunod. Peace out.